Cheers. Cheers, kape! Hello, good morning! Welcome to Anitings! Ano ba yan? Tapos na silang magsikain, pero ako sa bahay, ako kumain. Kasabay ko si Sidekick doon sa bahay. And then sila naman dito, nagdala nga ako nitong aking niluto na adobong paksiw na may gata. Chicken, adobo na paksiw pa, di ba, Lola? Yan. Nag-enjoy ba kayo sa aking luto? Mga buto-buto, si Lola. Oo. Yan. So, siyempre, marami ng kwentuhan na nagganap. So, eto, mayroon pa silang lettuce at egg. Ano yan? Yung egg nyo ay ano lang, ano? Sibuyas only. Sibuyas only. Okay. Ano naman yung ito, may takip? Yung munggo pa nila kahapon. Oo. Ipakain na yan sa mga bata. Bata. Kasi high carb. Munggo. Bajay, ano masasabi mo sa aking ano? Adobong chicken. Sarap na may kanin. Ay, Diyos ko, Lord! Kumusta ka na? Ilang days ka na? Ilang days na talaga yung iyong paglo-low carb, yung eksaktong bilang ng araw? Matandaan. Six. Ilan? Dapat alam mo yung date. Hindi six, one week na siya nung isang araw. Kasi parang bigla lang nag-decide ako na ayoko na mag-rest. Parang ganun. Oo nga. Parang ano nga, mga so, ilan na? Sabihin ko na lang na 8, 9 days. Sabi ko na lang 9 days. Oo, siguro mga 9 days nga, ano? Pero ay, Diyos ko, Lord! Ba't ka kumain ng saging? Kailan? Kailan? Ay, Diyos ko! Pero alam mong hindi tama ang saging. Pero kumain ka pa rin. Oh, what does it mean? Sorry po. Disobedient. Tama si Lola. So, yan yung sinasabi na cheat, meaning sinasadya. At yan ang habit na hindi maganda sa paglo-low carb. Yan, hindi maganda, hindi tama. Because alam nang mali, pero ginagawa pa rin. So, mag-commit ka na sa sarili mo talaga. Yung goal natin, papano na? Huwag niya po ang gagayahin. Oh, ano na? Balikan na naman sa step 1 yan, pag ganyan. O, gusto mo ba yon? Lagi ka na lang grade 1? O, ano? O, hindi. So, ano na? Ano na ang ipapangako sa sarili mo? Straight na po. Diyos ko, malaki, marami ka ilulus. Ano ka ba? Diba? Paano tayo makakatuloy-tuloy niyan? Wala na ng balang tagyawat. Oh. Kaya nawala na tagyawat, kaya kumakain na naman. Ganun ba, Lola? Isang tagyawat pa lang ang nawawala. Kumain na agad ng bawal. Diyos ko. My God. Magaling si Lola magano eh. Magaling ito gumawa ng... ano nga, kasi nga, hindi ko akalain kumain ka ng saging. Sayang naman. Alam mo ba, Jay, yun ang ano, makinig ka. Na kapag daw tayo nag-cheat, 5 days daw na tumitigil ang pagtatrabaho ng low carb. Oh my God. Can you imagine? Correct. Yung 5 days, magbibilang ka. Mula nang kumain ka kahapon, magbibilang ka ng 5 days na nakatigil. Nakatigil. Sila na po nagsabi. Ang haba ng purgatory. Kaya di ba sabi ko, mo, nakaano ka na, baitang ka na, baitang step 1, step 2, 3, 4, 5, nandun ko na sa 5 and then bigla ka nag-cheat. Talagang hindi man babalik pero nandiyan nakatigil siya ng 5 days diyan. Tapos after 5 days Lola, mag-cheat ka na naman. Hindi na siya nakaalis dito. Ganun 'yan, Badje. Hindi ka na makakaalis diyan. Hindi ka na makakaakyat ng step hanggang andito graduation na dito sa taas. Oo. Paano ka makaka-graduate? Meaning back subject ka, repeater. Ganun 'yon ha, repeater ka na lang ng repeater. Oh. Now you know. O, ano plano? No, saging na po. Diyos ko, Ginoo. Ay, ano, tingnan mo, dito sa amin, ay meron pa kami ditong listahan ng ano, kala nyo? Meron pa kami dito, ayan, o. Oh, yung food list ni Doktora Grace, ha? Meron pa kami dyan. Oh, tingnan nyo, ha? Para sa mga lola ko, para sa kanila dito. Aba, eh, reminder na nga nila yan, tapos kakain ng saging, o, oh, diba? So, yun ang ano dun, eh. Diba, Jay, marami makaka-relate sa'yo, kasi marami ding nag-PPM sa akin ng ganyan ang ginagawa. So, ayan. Ayan. Hindi lang saging, ha? Aralin nyo yung safe list. Badje. Sayang, marami tayong ano, paano na yung ating magagandang mga plano sa buhay, di ba?
kailangan magsuot ka ng napaka-sexing gown, wedding gown. O, di ba, Lola? What can you say, Lola? Nabura na lang isang tagyawat. Nabura lang isang tagyawat, nag-cheat na. Di ba? Bula sa abang na po yung outlet. Mm-mm. Ay, Diyos ko. Tapos, ang tanong, ikaw ba yung nag-electrolytes? O, see? Kita mo? Yan, ang isa pang kasalanan naman niya sa sarili niya. O. Oho. Libre naman ang electrolytes. Oo, ando na nga, libre na, di ba? O, disobedience na naman. Sinabi ko sa'yo, pupukpukin kita hanggang matuto ka. O. Gusto ba ng bote ni Kimbo? Meron na ba akong bote ni Kimbo? Ano yun? Tumblr. Nagpamigay siya ng kulay pink. Ano ba, Badje? Alam ka naman, ako lang mangarap para sa'yo. Hindi, kita, ano lang, medyo oh. No, wag mo sinasabi medyo na. Ngayon ako, hindi na. Oh, yan ang tawag ko diyan, lason ha. So don't eat lason na ha. Opo. Oh, yan. Sayang. Yung ating goal, isipin mo na lang, 'di ba? Baka naman mas sexy pa ako sa isa kasal mo. Oh my god. Oh. Baka naman mas sexy pa ako. 29 man lang yung bewa. Oh, correct, 'di ba? Ang sarap kaya ng 34 daw. 34 na daw. Oh. Oh, 'di ba? So, mangarap tayo ng 29 para diyan. Nako, Badje, ang sarap ng naka-wedding gown na ang sexy. Oh. Oh, 'di ba? Eh bakit? Pangarap lang naman eh, 'di ba? Mangarap tayo, 'di ba? Mangarap. Kailangan may pangarap. Dahil kung wala at halahala lang, baka mahirapan tayong ma-achieve yung goal natin. Correct? Correct? Okay. So, itutuloy ko ang aking ano kwento. Sandali lang po, magbubukas lang ako ng pinto. Sandali lang. So, hawakan mo muna at magkwentuhan muna kayo dyan. Hello po. Hello po. Ito ang aming lola na 84, 82. At ang isa pa naming lola na 76. Yung isa naming lola ay nasa yellow. Siya ay nasa US po. Siya, naninigas siya ng konti. So, ayun po. Hindi po ako marunong mag-live. Bahala na po kayo. Lola, magkwento ka, Lola. Ay, ito na po. Ito na si Anne Things. Ito lang. Ibalik na natin. Ayan. Hello po! Yan. So, andito na ako sa aking office. Yan. O, oh, di ba? Ito, pakita ko sa inyo. Uh-huh. So, meron akong ganyan dyan, Jerusalem. Pakita ko sa inyo. Been there 2005. Kaming pamilya, 2005 nang makarating kami dyan sa Holy Land. Yan. So, nag-frame ako ng ganyan. O, oh, di ba? Jerusalem. Yes, uh-huh. At ako'y nangangarap na makabalik pa ng Holy Land ng minsan pa. Alam mo, yan ang pinangarap ko nung araw, no? Nung araw, yan ang una kong dream. Una kong dream ay makarating sa Holy Land. Diyos ko, itsura ko naman, no? Ha, Lola? Patagdag, please. Oo, please. Lola. Oo. Para mailahat. Mm-hmm. Checkehan ang wait lang. Ano to? Bagong dating lang, Lola. Medyo malaki. Mm-hmm. Oo. Wait lang po. Mm-hmm. Nabilis lang. Kailangan may bayaran daw ako agad. Uh-huh. March, ano na nga ngayon, Lola? 7? 7, 20, 24. Mga babies na.
container. Part 7. Ayan. Okay. Ito na. So, kwentuhan. Ayan na. Paano ba itong itataas ng konti? Medyo tagibang. Wala akong patungan dito. Let us see how di Carabao. Ayan. Ay, nalaglag. Diyos ko. Okay. So. Ayan. Okay. Ayan. Pwede na. Naku, ang itsura ko nga talaga. Tumakbo lang ako ng mabilis at ang aking apo nga, ako'y napuyat. Dahil ang aking apo ay may lagnat kagabi. Nag 39 ang kanyang lagnat, si apo. So, napuyat ang lola at lolo. Sa amin siya inabot ng antok at doon na siya nakatulog. So, yun na yun. Pinaiwan na namin. Ngayon, napuyat ang lola at lolo at ako'y nakapag-meeting na kanina ng 7:30 a.m. at may meeting uli kami mamayang gabi. So, busy-busy ang inyong ninang ani things. So, ngayon, speaking of Holy Land, sabi ko nga, nakita ko yung Jerusalem. Sabi ko, isang punta pa, ay dream ko na makabalik pa doon. Siyempre, makasama uli sana kami mag-asawa sa isang pilgrimage na ng mga pari. So, yan ang isang dream pa namin mag-asawa. Lalo na ako. Yan. At ang sarap naman talaga, di ba? Tapos noon, natandaan ko nung kami nag-decide na, ha, nangarap na mag-travel, talagang sabi ko kay sidekick, nawa, pag-pray natin, na ang unang-unang gusto kong marating ay ang Holy Land. Bago tayo mag-travel kung saan-saan. Holy Land talaga yung aking dream. Sabit lang po, ha. Siyempre, no? Holy Land ang dream uli ni Anitings ngayon. Ayun. Kaya 2:05 nung kami ay nakarating doon na pamilya. Oh, sabi daw si Lola, yung second balik namin. Oo, nangangarap talaga ako ng na makabalik pa ako doon ng kahit minsan pa. Ang sarap. Kasi nung karating kami nung una doon, Diyos ko, edi ang mga bata ay kaliliit pa. Maliliit pa. 5 years old, ganyan, 6, 7, 8, mga ganyan pa lang yung edad ng mga anak ko. Alam mo yun, parang nakafocus kami masyado sa mga bata. So, although, na-feel ko naman talaga yung lugar ni Jesus Christ. So, parang gusto kong mabalikan na talagang dalawa lang kami ni sidekick, na mas lalo kong manamnam ngayon. Kasi noon, syempre, anilikot ang mga bata, diba? Yung ganun, so apat yung batang aming iniintindi, kaming mag-asawa, talagang nababawasan yung focus ko ng pagninilay doon. Kaya sabi ko, gusto ko pang makabalik pa ng isang beses, yun. Kaya naway ipahintulot ni Lord na makabalik pa kami doon. O sino sa inyo nangangarap din doon, di ba? Nangangarap na makarating ng Holy Land naman. Diyos ko, napakasarap naman. Kaya lang, parang ang pamasahin noon, kami noon, parang nasa lang noon eh, nasa 1,000 lang, noong 2005, nasa $1,000 lang each. Pero ngayon, para yatang nasa almost 4, nasa ganun na yata. Grabe, no? Grabe yung taas. Almost 4,000 na yata ang isa. Grabe. Yun, talagang ang laki ng itinaas. Yun. Pero sige lang, dream lang naman eh, di ba? Mangarap, ang sarap. O yun. So sana kayo din, mangarap din, di ba? Kumusta naman po ang inyong paglo-low carb? So just finished my first meal at 20 hours fasting with sidekick kanina dun sa house. And then kakatuwa dahil kahapon ay 20 hours fasting din po ako. Nang hindi ko namamalayan. Yun ang masarap dun eh, nang hindi natin namamalayan. Kaya ang sarap, di ba? No pressure, hindi ka magbibilang ng oras, wala kang babantayang oras. Yung ganon, so hindi mo uurasan yung sarili mo. So, wala lang. Yung bang natural lang na magpa-fasting ka ng
kakain ka lang pag nagutom. Eh, yun yung kain ko kanina ng 12, hindi pa nga ako gutom doon eh. Pero nag-aya na si sidekick, kaya ayun, napakain na kami. Pero kung tutuusin, hindi pa ako gutom doon sa 12 na kain namin, na 20 hours fasting. Kaya kahapon, at saka ngayon, 20 hours fasting po ang ninang anitings nyo. At yun, yun, bumaba na yung akin timbang ng 2 kilos, ha, kilos, okay? Noong March 5, nung ako'y nagtimbang, March 5 yun, ang umaga, nagtimbang ako, 65.5, tapos kanina, 63. Ano na ngayon? Di ba 7 pa lang? 7 pa lang. So, di ba? 2 kilos na agad. Yun. Kasi nga, Diyos ko, grabe naman ang kain na namin before. Mga anak ko, nung nandito, and then sinunda naman ang dating nila nene, na puro kain kami talaga. Grabe, wagas ang mga kainan. Ayun. Pero ngayon, nandun sila sa Palawan, mula pa ng 5. So, inumpisahan ko ng 5 na mag-less-less at mag-ayos na ako ng mga kain ko. But yun na, o. 5 and then 7. Kung tutusin, 5, 6, 7. So, third day ngayon na 2 kilos na yung nabawa sa akin. Eh, naman ang ano ko eh, ang maintaining ko is 61 kilos lang talaga ang gusto kong maging maintaining weight ko. From 5'7 po ako eh, 5'7. So, 61 yun ang aking parang feeling angga-anggaan ng katawan ko. At okay, kaya yun sana yung minimaintain ko. Yan, si Bong Soriano, good morning everyone! Yan. Shout out naman si Bong Soriano. Kumusta po kayo diyan, mga abroad-abroad nating mga followers at mga kasamang mga low carbers. Ingat po kayo diyan ha. Good day po Tita Anitix at mga kasama diyan, si Nick Feather. Kung meron pa po kayong ano ha, ay doon pala sa mga ano hindi ko pa nasagot. Sorry po, kagabi, 'di ba after live sabi ko na ako'y magsasagot ng inyong mga PM. Alam niyo po pag akyat ko si Apo ay gising at meron pa siyang lagnat. So wala na, binaba ko na ang cellphone ko hanggang sa pagising ko na, hindi ko na nahawakan. At si Apo na ang aking inasikaso dahil nagta 39 ang kanyang lagnat kagabi. Kaya talagang ako'y napuyat at binantayan ko siya. Yon. So, kanina naman pagising ko ng umaga, ando pa rin si Apo. Siyempre, asikasuhin ko muna and then galing pa ako sa meeting, yung ganun. So, nagka-busy-busy po ang inyong Ninang Anitings. So, ngayon, pagdating ko rito, and then, eto na, tapos na ang kumain sa bahay, and then takbo na ako agad dito, at nang ako naman ay makasagot na sa inyo. Pero biglang nabuksan, wala lang na biglang nag-live ang ninang ninyo, kaya eto ngayon. Pero after nito, kayo na po ang aking assignment, ha? Yung mga nasa, yung mga PM ninyo. So, yung antok ko, hindi pa ako inaantok, ganun yun eh. Although ako'y puyak, pero pag ako'y inantok, yun ang masarap itulog, di ba? Yung antok tayo, yun. Ang hirap matulog nang hindi ka inaantok. Pero pag inantok tayo, masarap itulog. Yun ang kailangang itulog natin. Pagbigyan natin ng tulog natin, ha? Huwag pinipigil. At yun ang masarap itulog. Pag feeling mo, antok ka na. Yan. Myra Doon, bakit? Ano yun? Nulit na naman. Yun na naman. Yun na naman ang tanong. Si bata na naman. Ang dami ng sagot dyan, ate. Okay. Yahoo! Shout out, Ma'am Annie! Si Bong Soriano ulit. Micaela Petil. Madam, tanong ko lang po. Tulad nyo rin po, walang kanin. Kaso po, parang hirap ako. Di ko alam kung sa walang kanin o menopause ito. Ramdam ko, 50 po ako. Anong nararamdaman nyo nung kayo nag-menopause? Masakit din ba ang dibdib at mukha? Wala ako matanungan. Pag sa OB, nagtanong 1K agad. Si Micaela Petil. Yan. Talaga pong nung 50 ako, may mga discomfort na rin akong nararamdaman noon. No? Nung nag-50. Na yun naman ang kasabihan nila. Pero ano mo, hindi naman ako naniniwala sa kasabihan. So, pero nung 50 ako, talagang marami akong nararamdaman ng kung ano-ano. Pero noon pala, sumabay na yung sugar ko nga po ay ang bagsik pala ng aking sugar nung mga time na yon. Kaya para sa akin, yun. Kaya marami akong discomfort, marami akong naramdaman na hindi tama sa katawan because yung sugar ko ay hindi normal, okay? Hindi normal. So, dun lahat ang gagaling yung mga nararamdaman kong hindi tama. Yun po yun. Ngayon, kung normal naman po sugar nyo, at yung mga iniisip nyo, itong mga ramdam nyo na kung ano-ano,
at okay naman ang sugar nyo, at kayo nag-low carb naman, don't worry na. Oo, minsan kasi nasa isip lang natin yun eh, di ba? Kung tayo ay naka-low carb na po, ha? Huwag nang mag-worry. Basta't nagagawa natin ang tama ang pag-low carb, huwag na tayong mag-worry. So, yung mga sakit ng dibdib at mukha, parang wala namang ano yan, no? Meron yang dahil sa mga worries natin, meron niya, normal lang laboratory, pero may mga nararamdaman. Kasi, dahil sa mga worries natin, anxiety natin, ganun po yun. Pero kung kayo naka-low carb na, don't worry na. Tuloy-tuloy niyo lang po yung paggawa ng ano, pagsunod sa tamang pag-low carb. Teresa Eugenio. Hello po. Gandang tanghali po. Luz Biminda Cabo. Silent viewer is here. Hello po sa inyo. Newly. Ate Ophel, ikaw ang sexy mo na. Grabe naman, nakita ko yung profile mo ha. Love you. Ikaw ah, umaaura ka na rin ha. Ang sexy mo rin ako. Thank you Lord, ano, galing. Nakakatuwa ang strict and clean low carb. Tuloy-tuloy lang tayo, Ate Ophel ha. Edna Mampusti, hello po. Yan. Si Maria Gotanco. Meron po kayong resto business? Sarap ng mga niluluto nyo. Wala po. Si Bata po ay ano, minsan ay napag-usapan namin yan. Pero ewan ko kung ano na ang update sa kanya, kung plano pa ba niyang magtayo ng sarili, kasi ako parang hindi ko na kayang asikasuhin. So, kung itutuloy niya yon o ano, eh, makita tayo ng update. Pero parang ang sarap sana, no? Tapos doon tayo makikita-kita, doon tayo magkukwentuhan, doon tayo magsisharingan, di ba? Mas masaya, mas marami tayong maisishare, mas masaya ang buhay natin pag meron tayong ganun, na parang venue ng kwentuhan at sharingan. Yan. Tingnan po natin, abang tayo ng update. Magandang buhay, Anitings, Carmelita Aquino. Hello, kumusta ka na po? Parang ang tagal na kitang hindi naririnig. Alma po, silent viewer is here from Occidental Mindoro. God bless Tita Anitings. Alma po, yan, Occidental Mindoro. May mga kamag-anak kami dyan eh. Ano kaya, kumusta na kaya sila? Mga kamag-anak namin sa Jose, sa Occidental Mindoro. Kumusta na po kayong lahat dyan? Mm-hmm. Siyempre po, lahat dream makarating sa Holy Land. Kaya lang po, sobrang mahal na ngayon. Oo, ang mahal na nga ngayon. Parang nasa almost 4,000 na yata eh. Bea Park, Anitings, na-send ko na po yung GCash ko. Sige po, i-check ko po ha. At pupunta na po ako talaga pagkatapos dito sa live. At dadalawin ko na po kayo sa inyong mga PM ha. Opo. Lowell Garcia, never po ba kayo nag-dirty low carb, madam? Hindi po. Yung sasadyain ko siya na dirty, hindi ko po yan gagawin. Lowell Garcia, opo. Hindi ko po gagawin, hindi ko sasadyain. Maliban kung walang choice. Halimbawa, ito example ng walang choice, ano. Halimbawa, nagpunta kami ng Bohol, and then wala naman akong mababao na healthy doon. Siyempre, halimbawa, 4 days kami doon. So sa restaurant, 'di ba? Yung buffet breakfast nila sa hotel, okay lang 'yon kasi nakakapili pa ako. Pero what if sa labas kami kumain? So talagang nade-dirty tuloy pag walang choice. Kasi syempre kahit na meat 'yan, pero inflammatory naman yung kanilang mga ingredients, considered dirty. Pero ganun lang po yung nakakain ko na dirty pag wala nang choice. Pero kung may choice ako, no, hindi ko po gagawin yan. So talagang clean and strict po ang aking ginagawang pag-low carb. Ang tagal na nung issue na to ni Bata, ang dami niyo pa rin tanong. Same question, same people. Eh, ano na lang po, respect na lang po siguro, no? Dahil si Bata, happy naman siya sa ginagawa niyo doon sa kanyang page. So, you may follow kasi meron na rin siyang mga luto. So, may matututunan din po tayo sa kanyang mga sharing. So, pwede po kayong mag-follow din po sa kanya, ha? Yung mga followers ng Anitings. If you wish to follow, pwede po kayong dumalaw sa kanyang page po, ha? Para yung kanyang mga sharing doon, may mga luto siya doon. At saka yung siyempre, yung kanyang mga sayaw na nakakatuwa, di ba? Nakakaaliw. So, support lang din, di ba? At yun naman eh, maaaliw talaga kayo. So, andun po siya ha, kung hinahanap ninyo. Ngayon, yung sa amin naman ni Bata,
Eh, okay lang naman po kami. Okay lang. So, datating din yung time in His time. Sa time ni Lord po yan, maaayos din po yan. Don't worry po kayo. Walang hindi magiging mabuti sa tamang panahon ng Diyos. Ano po? So, ano lang tayo? Keep on praying sa mga concern ninyo. So, sama na natin sa mga prayers ninyo ang mga bagay-bagay. Ano po? Ganun lang. Basta tayo, yung sarili natin, focus lang tayo sa paglo-low carb para sa health natin, ha? Okay? Para sa health natin. Ha? Yan ang ating unang i-focus at priority sa life. Para mas maganap, makaganap pa tayo ng maraming assignment kay Lord. Kasi, di ba? So, yung kay bata, don't worry na kayo. Move on na po kayo, ha? Basta, ano lang kami. Andun lang siya, andito lang ako. So, hindi naman nawawala. Ano daw ba nangyari? Ang tagal po kasi kayo hindi napanood. Nako eh, tama na po yung Marites. Okay na po yun. Yung paliwanag ko na yun, hanggang doon lang po yun, ha? I-respect natin yung damdamin ni bata, i-respect natin yung kung ano man yung kanya pang puso, di ba? Yung kanyang loob, i-respect pa rin po natin, ha? Basta, ganun hanggang doon lang po, ha? O, focus! Baka mawala tayo sa focus ang ating mga health, ha? Yun pa rin ang ating priority. Kanya-kanyang mga health natin na maging healthy tayo. Mahirap magkasakit. Mahirap maging burden ng pamilya natin, ng ating mga anak, ng ating asawa. Mahirap po ah, lalo na kung ma-hospital pa tayo, lalong mahirap talaga. So, financial, problema pa rin, di ba? Kaya, ano lang, chill lang tayo ha, chill lang. Pwede namang idaan sa prayer lahat yan, di ba? Basta yung ating kanya-kanyang health, ayusin natin ha. Stay strict and clean, low carb po tayo. Good day po, Tita Anitings. Ilang grams po ba ang need kainin per day sa low carb? Paan po malalaman kung ilang grams ang food na kakainin mo? Thank you po. Ito'y napakinggan ko kay Dr. Grace Rojatana, no? Yung quantity ng ating protina. So, isang video ang napanood ko sa kanya na sabi niya approximate ay 1/2 kilo ng lean meat plus mga 100 to 150 grams ng fats. So, ang galing nga, sinisimplify na rin niya eh. Ang hirap kaya mag-compute pa ng mga calories at kung ano-ano pa. So, yun lang. So, parang estimate na lang natin na ganun karami, ano, per day. Okay? Tapos kung meron pa tayong mga workout, mga, di ba, mga exercises at ano, pwede pang humigit pa ron yung ating kakainin. Opo, ha? Para lalong mag-build tayo ng muscle. Yun. Ang ganda, laking tulong nun. Nung yun eh, mapanood ko, nung yun eh, maaral ko sa kanya, ang laking tulong sa akin, oo. Dahil, ando na yung ano eh, dati kasi nag-iisip na din ako eh, ano ba tama? Ano ba? Gano'n makarami talaga tama? Paano ba ang ano, tamang quantity ng pagkain, ng protein na kailangan ko? Pinag-isipan ko rin yun. Thank you Lord, kasi biglang dumaan yung isang video na yun ni Dr. Grace na yun ang kanyang sharing doon. So, more or less, nasa mga 1/2 kilo, okay? Ng lean meat plus 100 to 150 grams teka, dumudulas yung aking cellphone. 100 to 150 grams ng fats. Ayan, inaayos ko. Ayan, para makatayo siyang mag-isa. Ayan, si Miguel. Good day po, Tita Anitings. Ilang grams po ba? Ah, ito yung kanina. Okay, move na tayo. Ate Ofel, Ate Anitings. Yes, darling. Basta, minsan makita tayo sa ano, ha? Sa Feliz. Mag-date ulit tayo doon, ha? Mm-hmm. Rosalie Bunda, hello po ma'am, good afternoon po, silent viewer po. Thank you po naman, at sa mga silent viewer, thank you po ha for being silent. Pero, harinawa po, kayo ay naglo-low carb na. Nakikinig at namumulot ng mga sharing ni Annie Tinks na pwedeng makatulong sa inyo. Gayahin niyo po kung anong ginawa ko, baka mag-benefit po kayo ha. Okay po. Okay na po maging silent, basta gumagawa. Yay! Para sa sarili natin. Yoni Arevalo, hello po Ate Annie Tings. Love you po. Love you so much po. Lahat kayo, love ko po kayo. Kaya itong mga sharing ni Ninang Annie Tings nyo, para sa inyo po ito ha. So please do share din po. Every video natin, please do share din po sa inyong mga friends and relatives. Ha? Don't forget to share. Silent viewer po ako, Annie Tings. Minsan, di lang po ako nagme-message. Opo, alam ko naman po, yan, andyan lang naman kayo. At nakakatuwa yung mga katulad ninyo na matagal na, na marunong na. So, thank you, Lord, diba?
yan yan eh, di ba? Pag marunong na tayo. Pero please do share. No, continuously sharing, yan ang the best. Ang gusto ni Lord para sa atin. Shout out po, Miss Annie from Rosario, Cavite. Payat na po ba si Sari, si Malelo Brigo? Opo, seryoso na po siya. Ano? So, next week, i-check ulit natin ang kanyang timbang. Ano? Nag-74.9 na siya from 79. So, next week, titimbangin ko po siya. Masusurprise siya. Pasasakayin ko siya sa timbangan. At ibabalita ko po sa inyo ang update kay Sari. Yan. Si Luz Biminda Cabo, new po sa low carb. May maintenance sa high blood po. Naku, opo. New sa low carb, don't forget electrolytes po ha. Ngayon, kayo po ba ay ano, may guide na po ba kayo? Kayo po ba ay nagdi-DIY? So, kung beginner po, pwede po kayong mag-PM para ma-send ko sa inyo yung ilang videos, ano, na simplified videos para sa mga beginners na may makatulong po yun sa inyo. So, plus yung electrolytes, yan ang kabilin-bilinan ng ninang ninyo na huwag kaliligtaan ang electrolytes. Grabe! Electrolytes ha, first day ng pag-low carb, huwag kaligtaan ang electrolytes. Wow, ang aking pamangking napakaganda at napaka-sexy, si Janet Paras Villacorte, oh, watching. Ate Violeta Rodriguez, yan. Ate Ofel, Ate Anitings, yung sked nyo kay RDS Spartines po, March 31. Hehe. Sige lang, i-remind mo lang ako parate ha, Ate Ofel. May bisita pa kasi ako, kaya medyo tali pa ako ngayon. Pero March 31 pa naman siya, kaya i-remind mo ako ha. Yan, so pwede tayong doon na tayo magkita-kita, kasama ka. Lowell Garcia, about sa electrolytes, Madam, until now, umiinom pa rin kayo ng electrolytes po? No, hindi na po. So, 2 years and 4 months na po ako naka-strict low carb. At ang electrolytes po ay tinay ko lang yan ng isang buwan. Okay? Isang buwan lang po. Pero talagang religiously, talagang iniinom po yan daily, mga 1.5 to 2 liters per day. Plus plain water. Okay? Hindi pwedeng purong electrolytes lang. So, plain water, electrolytes. At ganun-ganun lang ang take, ha? Hindi ganun sa baso. So, ganun-ganun lang po. Ah. Plain water, ganyan. And then electrolytes, ganyan, ganun. All day yon, ganon. So, for 1 month. And then, after 1 month po, pwede, ang ginawa ko, tinest ko yung sarili ko, hinistop ko na, and then, listening to my body. So, okay naman, wala na siyang discomfort. Kaya talaga, totally, hinintuan ko na siya. So, ngayon, ang akin na lang, ano, ginagawa, meron po akong asin sa aking bag, yan, maliit na lalagyan. At kung kahit saan ako magpunta, dala ko yan just in case na ako ay mag-alanganin sa mga lugar na ano at wala pang food. Yun, may tubig ako at saka asin, lagay lang ako, pinch of salt lang sa dila, nakakatulong po yan. Pang first aid natin sa gutom, okay? Yun, at pati sa cravings, magaling yan, yung asin sa dila. O yun, magaling mag-alis ng cravings yan. Yan, so plus, kapag ako'y nag-exercise, before my exercise, pinch of salt lang. And then, after my exercise, pinch pa rin ng salt. Plus, after nun, yung tatlong mga lagok na tubig. Oo, yan ang ginagawa ko po. Yan, puro sharingan lang. Pwede nyo naman gayahin, di ba? Ayan. Opo, basta love namin kayo, Miss Bata and Anity, sabi ni Ate Ofel Melo. Thank you sa love. SR Heart Calado, good afternoon po. Okay po ba ang isang kutsara ng olive oil a day? Pwede naman po, oo. Pero yung iba na narinig ko, MCT oil. Ayan, MCT oil. Kapag kulang sila ng fats, yan ang pinakadagdag nila, MCT oil. Pero ako, di naman ako nag-take yan. Kasi nga, kumakain ako ng mga liyempo, ng mga taba, di ba? Yun, doon ko na kinukuha yung aking required fats. Ayan. Kung pwede ko naman ikain, nag-enjoy pa ako, yun lang ginagawa ko. Kaysa uminom ako ng oil. Si Edita Suarez, everyday po ba ang 1/2 kilo ng meat plus egg? Opo, daily po yan. Yan ang ating ano, approximate consumption ng protein natin. Buto ng batuan, si Flora Del Mapote. Opo, naku, hindi ko pa naipo. Sabi ko nga pala, pipicturean ko yung aking batuan sa freezer and then isi-share ko sa inyo yung itsura ng batuan. Pero sa mga Kabisayaan po, dyan marami yan. Pero sabi naman nila, meron na rin daw dito sa mga palengke. So magtanong-tanong na lang din po kayo. Mga Ilonggo yata ang may mga tinda niyan. Yun,
kasi from Bacolod pa yan. At kami, nagkakaroon lang yan kapag mayroong mga dumadating na mga bisita o mga kamag-anakan galing ng Bacolod o kaya ay ng Aklan, eh, yun po ang alam nila na ano, alam na nila yon, matik yon, yun ang gusto ko lang na pasalubong nila sa akin. Kaya, meron akong batuan. Ang sarap kaya ng batuan. Glory Garfin, good afternoon po. Ayan, si Emilia, but yung 100 grams na fat po ba ay sa animal fat lang o included na po ba yung coconut oil, butter at avocado? Opo. So, pwede naman pong ano, estimate nga lang eh, di ba? So, ako, estimate lang ako talaga, kaya hindi ako nahihirapan eh. Mahirap yung ano, mai-stress pa yung utak ko na ano, susukatin ko pa ba, titimbangin ko pa ba, wala na akong ganun. So, yung 100 grams, 150 grams, eh, ano na lang yun, estimate and approximate ko na lang yun. So, from Liempo, nakukuha ko ngayon. Ngayon, kung tanong nyo, from coconut oil, butter, avocado, ano na lang yun, very minimal na lang yun. Siguro naman, hindi naman kayo araw-araw na nagbabutter, hindi naman kayo araw-araw nag-avocado, hindi naman araw-araw nag-coconut oil, di ba? Minsan lang tayo gumagamit nun. So, parang hindi na malaking issue yun sa akin. Hindi ko na binibase doon yung aking mga fats, kundi doon sa natural fat na galing sa meat. Yun na lang po ang aking basis ng 100 to 150 grams ng fats. Si Ruth Cabanella, hello po. Tita Anything's low carb lifestyle here. Ask ko lang po, collagen na ginagamit nyo po, pasendaman po ng picture. Thank you. Naku, wala po ako sa bahay. So, tingnan ko po ha. Minsan ay ipopost ko rin yun ha, dito sa Anything's. Para ano, hi, naku, Anything's. Yung batuan, ipost mo, Anything's. Yung vital proteins na collagen, ipost mo din mamaya pag uwi mo ng bahay. Opo. Kaya mamaya po, abangan nyo ha. Popost ko po yung aking tinetake. Teresa Eugenio, ano pa po, aside from, bukod pa sa batuan, ano pa bang pang-asim nyo po sa sinigang? Yung kamyas, ang sarap din. Kamyas, and then calamansi, ang sarap din. At saka lemon. Okay na yun. Alam nyo, lagi pang ano eh, kapag naglagay kayo halimbawa ng lemon, may kamatis, di ba? Ang sarap. Yun naman, kapag sinigang, ang sarap ng lemon with kamatis. Okay? Batuan with kamatis. Ganon, with kamatis lagi, ang sarap. Yung kamyas with kamatis, ang sarap niyan. Pero kapag paksiw o kaya adobo, napakasarap. Ihalo nyo yung suka plus lemon. Ayun, ang sarap din. Pwede rin suka plus kamyas. Suka plus batuan. Yun, basta siguraduhin natin ang suka natin ay healthy. Okay, ang suka namin ay sukang tuba. Maghanap din kayo ng mga ganun. Oo, yung apple cider, pwede naman din daw. Pero ang sarap kasi pagkasukang tuba, iba ang lasa. Banayad, ang sarap. Ganun lang yung mga simpleng timplada natin sa mga ulam natin, di ba? Ang dali lang po talaga. Ang kailangan lang, maaral natin. At saka yung pagsangkot siya. Ako, yan ang magic dyan, sangkot siya. Sangkutya ng sangkutya, huwag magmadali, nalagyan ng tubig, sangkutya muna talaga, sangkutya the best, yun. Doon talaga yung magiging, ano, lalabas yung, ano niya, yung linamnam, yung lasa ng mga spices natin, doon sa sangkutya. Ako kaya ubod ng sarap, kahit asin lang. Nagtitl na naman ako, tinan mo, kwento lang, Diyos ko, na-imagine ko na yung mga niluluto kong ano, adobong paksiw, Diyos ko, na may lemon at suka, Diyos ko, na-imagine ko na kaya, lagi akong excited eh pagdating sa pagkain ha. Ang sarap kasi naman, Diyos ko. Ang sarap. Ganyan pag excited tayo sa ating ano, paglo-low carb. Oo, thankful and grateful. Ganyan na mafe-feel nyo. Parang ano, lagi nyo nai-imagine yung kalalabasan ng mga luto natin. Napakasarap. And the best is home cook. Home cook. Yung mga hindi marunong magluto dyan, matuto na kayong magluto. If you decide low carb lifestyle, nako, matuto na kayong magluto. Hindi pwede na puro bili lang sa labas at kain sa labas at mga ano, mga karinderya o restaurant. Nako, hindi po. Hindi kayo magiging successful. So, kailangan aralin na natin magluto kahit basic lang muna. Basic lang. Mag-umpisa kayo sa ano, sa ginisang ano, ginisang pechay, di ba? Ganon. O, di bawang lang, di ba? Bawang lang at saka asin, o. Yun lang, ganun lang. Lagyan mo ng itlog. Oh, yun lang, simpleng ganun lang. Yung mga hindi pa marunong.
Pero alam niyo, pag dinesign niyo to at happy kayo, excited kayo sa desisyon ninyo sa paglulokat, kung sayang bubukal sa puso niyo, sa inyong kalooban na talagang gusto nyong matutunan ang pagluluto ng low carb. Oo. Ay, grabe. Eh, ako ba nung araw? Eh, hindi naman ako marunong magluto. At ako, ano, sabihin na natin, negosyante ako, ha, nung araw. Sobrang, ano, ako, focus ako sa negosyo ko, sa paghahanap buhay ko. O, nagtitinda ako ng baboy, gigising ako ng alauna, wala na akong time sa sarili ko, wala na akong time sa pamilya ko, sa mga anak ko. Alauna ng madaling araw, nasa palengke na kami. O, eh, diba? Talagang ano, sobrang puyat, pagod, lahat na. Oh. Eh, kaya talagang wala na akong time sa pagluto, sa sarili ko, at ano, lahat. Puro ano na yun, eh. Kalimitan ay puro order sa labas, mga ganon. Oh. Nung araw, at, ewan ko kung sino nakaabot sa ano, sa Texas Chicken. Yung Texas Chicken nung araw, ang lalaki nila, di ba? Nung pala, ang daming breading, eh, hindi ko naman alam yun nung araw. Yung Texas Chicken, Diyos ko, Mariosep, kung magpa-deliver kami niyan, grabe talaga. Oo, ang dami. O, yun, kalimitan ng aming mga kinakain noon. Ganon. So, kasi nga, eh, focus eh, hanap buhay. So, ano yung madali? Parang 3-in-1 lang yan, eh, mga instant coffee, mga ganon, yung aming pagkain noon. O, pati kami, kape namin, puro instant, lahat. Yung cup noodles nga, eh, sabi ko yung seafoods, cup noodles, o, Diyos ko, grabe kung mamili kami yan, box-box yan. Ganon. So, alam niyo yun, ganon. Galing ako dun sa ganon na stage na hindi ako marunong magluto at wala akong oras sa kusina. Pero, eto na eh. Diba? Nang ako yung nag-strict low carb na at naaral ko na yung mga kailangan pala, dapat pala ganito, dapat pala ganon, ganito pala ang pagluluto. Ay, ako na mismo ang nagluto ng aming food ni Sidekick, ng aming pamilya. Dahil sabi ko si Utak, eh, hindi naman siya low carb. So, hindi niya maiintindihan. Hindi niya naiintindihan ang mga way ng pagluluto, mga sangkap, mga ingredients ng low carb. Kaya doon ako nag-start na talagang ako mismo ang nagluto na ng food namin way back 2 years and 4 months. Kaya sabi sa inyo, kayo din, kaya niyo yung ginagawa ko. Kaya ako'y masipag mag-share sa inyo, ha? Kung paano ba yung mga ginagawa ko sa paglo-low carb. Yon, kaya huwag niyo sasabihin na, eh kasi hindi ako marunong magluto, eh kasi wala akong time, eh kasi ganito. Eh wala eh, pag pinili niyo talaga itong low carb and fasting lifestyle, di ba, to the max, eh talagang yun na ang kailangan niyong gawin. Wala kayong choice kung gusto niyong maging, ano, maging successful yung ating journey. Yon, so matuto tayong magluto. Dapat ay home cook lahat ang ating kakainin, okay? So sa labas nga, alam niyo ba, pag ano, may time na kumakain yung mag-aama ko, yung ganun, talagang ano, sa paliwanag lang naman, kinakausap ko sila na, sige, kung ano, okay lang naman, kayo na lang. So, okay lang naman akong maiwan sa bahay. Okay lang ako, don't worry kayo, kako sa akin. Okay lang naman ako dito sa bahay, sabi ko. So, sige na, kako. So, kakain daw sila dun sa JT Manukan. Oo, pero wala naman silang rice talaga. Kaya lang, syempre, para sa akin, yung mga ingredients ay talaga hindi pasok, okay? So, that is caution and under caution and danger list na yun ang iniiwasan ko, yun ang hindi pwede yan sa akin. Kaya okay lang, so sa bahay lang ako. So, sa bahay naman, pag naiwan ako, very productive naman ako. Oh, eh di, ang dami-dami ko nabubuting-ting doon. Nakakapaglinis ako ng kubeta, nakakapaglinis ako ng aking kwarto, nakakapagplantitas ako, marami kong nagagawa. Yun ang ibig ko sabihin, di ba? Nagiging productive pa tayo. Pero wala yung thought na ano na ano, eh, lagi ka lang, hindi ka na sumasama sa amin. Wala pong ganun. Kasi nasa paliwanag lang po iyon. Usap lang talaga ng pamilya, okay? Kahit kay Sidekick, ganun lang kami. Kailangan lang tayong mag-usap at suportahan niya ako sa aking mga ginagawa sa low carb and fasting lifestyle. So, yun. Kaya ngayon ay hindi na mahirap kang usap si Sidekick. Very supportive na siya. At pati nga siya, naaalagaan ko pa, di ba? Pero may mga instance nga na may bisita, di ba? Yung nakakakain ka sa labas, yung mga ganon. Eh, ayo, kaya minsan, oh, pwede bang kayo na lang? Ganun, samahan mo Hill, ganon sila ganon. Meron din ganon. Pero pag ako naman, talaga kailangan kong sumama, syempre, banding-banding namin at ano, ayun na yun, talagang sisikapin ko na makapili naman ako ng mga pasok sa aking diet. Okay? So, ganun lang naman, kasimple.
Oh, pwedeng-pwede. Pero yung sasadyain, yun, katulad diba, G, kanina, diba, sabi niya, kumain siya ng saging kahapon, eh, ibang usapin naman yon. That is sinadya na, diba? That is cheating na. Eh, kasi naman, alam naman niya, diba, na hindi naman pwede. So, bakit niya pagagawin na kumain? Yun yung napapahamak na sinasabi ko. Why napapahamak? Eh, kasi alam mo na nga ang mali, uulitin. Sabihin naman, kinabukasan, eh, kasi minsan lang naman, eh, kasi ganito, eh, kasi nadapa ako, eh, kasi ganito, o, eh, kasi nag, ano yun? Kasi nag-crave ako, mga ganun. Eh, problema na ninyo yan. Ganun yun. So, kailangan din disiplina. And then, commitment sa sarili mo, sa health mo. And then, you decide. May goal tayo, di ba? Correct mindset, o. Eh, ganun lang naman yung mga simple talagang guidelines doon, o. Ho, huh? 'Di ba? Lalo na mga diabetics, nananawagan ako sa inyo. Don't worry, basta magawa lang natin ng tama ang paglo-low carb, 'di ba? The best na 'yan. Nakakatuwa, parang ano, amazing na parang hindi ka panipaniwala itong blessing ni Lord. Can you imagine ano, tumanda na akong ganito and diabetic for more or less mga 25 years. Na, Diyos ko, simpleng ano lang pala, natural na pagkain. Natural na pagkain, 'di ba? Nutrient dense lang pala. Ito lang pala, 'di ba? Ganito lang pala mga food para maging healthy ka, 'di ba? Bakit kaya hindi tayo magiging grateful? Sobrang thankful tayo dito. Ano ba kayo? Let's do it now. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang mag-isip pa, huwag nang mag-doubt. Nako talaga. Let's do it now, talaga. Aralin na natin muna ha. Doon sa mga beginners ha. Ito na, ha? Reminder na mag-ingat po tayo na sabak ng hindi natin naaaral muna. Mahirap po iyan kasi posibleng tayo ma-emergency. Kasi may ilang nakausap na ako na ganun ang nangyari sa kanila. Pinagalitan ko, hala, sabi ko, pagagalitan kita. Sinabi na nga na huwag basta-basta magsimula ng ano. O ayun, di sinugod siya sa emergency. O di gumastos pa ng malaki. Yon, kasi may mga discomfort, nang hina, sumakit ang ulo, muntik nang himatayin. Meron yung isa nag ano pa, may hinimatay pa talaga. Yung ganun. So, posible pong mangyari yan. Kapag tayo hindi natin naaral at basta na lang tayo nag-low carb, na hindi na pala kumakain dahil sabi, no rice, no bread, no pasta, lahat hindi na kumain. Pero hindi naman alam kung ano yung tamang kakainin. So, parang ang ginawa, parang hinampos na lang ano, ng kain, ng protein. So, hindi nagkakain ng kanin, ng mga high carbs and sweets. Pero hindi rin naman nagkakain ng mga protina. Ang kinain lang, eh, gulay lang at saka isda. Eh, hindi sasapat. Kaya ayun, sa katerbang discomfort tapos hindi pa naka-electrolytes, eh, hihimatayin talaga kayo. Ayun, emergency ang pupuntahan ninyo. Eh, sabi nga sa mga beginners, ha, konting aral po. At every time na merong ano, video ganito, sininang anything sa inyo, at merong mga nandito na mga beginners po, mga newbies, paki-PM po kayo para kahit papano may send ako sa inyo na mga simplified videos ano, na pwede nyong initial na maaral po ninyo ha, bago po kayo mag-start. Mahirap yan. Ako, wag pa dalos-dalos tayo ng paglo-low carb. Si Marie Sernal, gandang tanghali po, Ma'am Annie Things, hello po sa inyo. I always do sharing for your live videos to my friends, sabi ni Ate Lynn Canales. Thank you po for sharing. Sa mga nag-share po ng ating mga videos, lalo na dito sa mga live natin, na maka-join po sila, maraming salamat po sa inyo. Ang tinutulungan niyo po ay ang inyong mga friends and relatives, hindi po si Annie Things ha. Kaya tayo tulong-tulong, sama-sama tayong magtulungan. Tulungan po natin ang mga maraming may sakit na mga beginners. Ano po? By simply sharing our videos. Yun. Ako, lumundag. May napindot ako. Aha. Ito na tayo. Teka. Pwede po bang ipalit ang pulvic sa electrolyte? Silent feeder lang po ako. 1 year na po. Kasi ako LC. So, si Geraldine Rodriguez. Ate Geraldine, ipapalit? Eh, kung 1 year ka nang naka-LC, ikaw ba ay nage-electrolytes pa? Kasi napakatagal na nun kung nage-electrolytes ka pa. What happened, di ba? So, ako nga kasi 1 month lang, hinto na ako ng electrolytes. So, ang pulvic po ay may, ano, may kakaibang, ano yan eh, ibang papel, no, sa health natin. Kung sa LC naman, at electrolytes, ang usapin natin dito, talaga pong kailangan niya sa mga beginners. Pero ang tanong ko, ba't kailangan pa mag-electrolytes kung 1 year ka na po? Any discomfort? How to make electrolytes po, DIY. Meron pong nakapin dyan, Ate Los Biminda, no, dito sa Anything, sa Bungad,
tingnan nyo po doon or mag-PM kayo, isi-send ko po sa inyo, ha? Mm-hmm. Luel Garcia, wow, thank you po. You are most welcome. Si Kuis Emma, nakaka-help po ba din ng low carb sa may anxiety and depression? Thanks po. Yes na yes po. Pero, ito talaga yan eh. Ako, speaking of, ang sarap maging topic ng anxiety and depression, ano? Kasi pinagdaanan ko din po yan. Pinagdaanan ko rin po yan nung ako ay na-depress na sa health ko. Si Kuis Eman. Kuis Eman, yan. So, nakakatulong po talaga. Pero, talagang kailangan pa rin ng ano, awareness, anxiety, depression, na si Lord talaga at tayo talaga ang solusyon doon. Oo. Kung nagagawa na natin ng tama itong low carb at tayo ay may mga sakit, di ba? Kasi masyado ang worry natin sa mga sakit natin, kaya din tayo nadidepress kasi feeling natin ay wala nang gamot sa ating sakit, hindi ba? Na baka mamaya, hindi na tayo magising, yung mga ganun. Kasi nga, malala na yung ating mga karamdaman. So, doon pumapasok yung anxiety at depression. Pero kung tayo na po, nagagawa natin ng tama na ang paglo-low carb para sa health natin, para sa reversal, eh sana po, ipagtiwala na po natin sa Diyos at maging grateful na tayo para mawala na ang ating anxiety at depression. Yun po ang ginawa ko. Kasi meron din po ako niyan dati. Nung ako feeling hopeless na sa health ko, yan po ang meron ako. Pero sabi ko, Lord, sabi ko, oo, Mama Mary, God the Father, sabi ko, God the Son, God the Holy Spirit, alam ko po, magtitiwala ako na meron pong natural na paraan po para ma-reverse ang aking sakit. Ang pagtitiwala ko ay nasa inyo po, ang kaparaanan ay nasa inyo din po. So, yung pagtitiwala, yun. Kaya eto na po ngayon. So, samahan natin ang dasal ng pagtitiwala, yun, para yung ating anxiety at depression mapalitan yan. Kasi yan ay hindi sa ating Diyos galing yan, yung anxiety at depression. That's nega. So, ang kailangan natin, magtiwala din tayo sa blessing ni Lord ng strict at clean low carb. Yun po yun, ha? So, anxiety at depression, mawawala yan, kuya. Basta magtiwala tayo, ha? Gawin ng tama ang strict at clean low carb. Di po ba pwede ang mani pag may cyst ka? Naku, no po ako dyan sa mga nuts talaga. All nuts muna kapag may, ano, may health issues tayo. Hindi po muna sa akin talaga. Out yan sa akin. Oo, out muna. Muna. Opo, ha? Kung meron tayo, lalo na kung may cyst kayo, hindi po talaga muna, ha? Para saan po ang MCT oil? Kasi po umiinom yung boss ko po niyan. Opo, maganda rin po yan na ano, sa anti-constipation. Oo, maganda yung pupo natin. At saka sa immune system natin, maganda rin yan. Oo, pero kasi nga ako'y nakakakompleto na ng fats sa mga kinakain ko, kaya hindi na rin ako nagtitake niyan. Pero kayo po, kung kayo takot kumain ng mga tabata, no, pwede naman kayo mag-MCT oil din. Maricar Olazo, hi po, idol. Hello po. Ron Linga, Edita Suarez, paki-check po kung napaship na po order ko sa inyo, pero nag-PM naman po ako sa inyo. Sige po, Ate Edita, ha. Talagang hindi pa lang ako nakapag-open mula kagabi hanggang ngayon. So, after ng live, at saka pa lang po ako makapag-open ng mga messages ninyo, ha. Check ko po, Ate, ha. Thank you. Juliet Ang, pwede po ba ang sukang paumbong? Ano nga ba yung sukang paumbong? Made of ano ba yan? Paumbong. Baka pwede. Paki-read nyo na lang po, ha? Oo. Ateng Celeste, dyan po sa Marikina, may nabilihan po ba ng tuba na suka? Hindi ko po sure eh, kasi yung sa amin, dinadala ng kapatid ni Sidekick from Batangas. Oo. So, hindi ko alam kung meron sa mga palengke kung saan nakakabili. Pero ang sure niyan, sa Batangas marami niyan. Pwede pala sa paksiw ang lemon. Opo, ang sarap ng kombinasyon ng suka at lemon. Sa paksiw at saka adobo. Try nyo. Sarap. Edita Suarez, pwede po ba ang dato puti? Lapo akong mabilan ng sukang tuba. No po eh. Hindi po. Grabe ang pagka-process po ng dato puti, hindi pasok sa ating low carb. So, ano na lang po yung apple cider vinegar. Yan. Yan naman ay available sa mga grocery.
Meron pa ba dito? Natanong dito. Ninang, yogurt po, pwede po ba? Si Agnes Silvestre. Alam nyo, napanood ko rin ang isang video ni Dr. Grace about yogurt. Okay? Meron siyang sinasabi na mahirap ang yogurt dito sa atin na matagpuan yung yogurt na ano ba tawag dito sa yogurt na to? Nasabi ni Dr. Grace Rojotan. Yung yogurt Greek. Ay, parang may nakita ko sa SNR. Greek yogurt. Oo. Parang may nakita ko. Eh, hindi man ako mahilig kasi dyan. Kaya hindi din ako bumibili. Kasi nga, ako kasi mindset ko na is all natural, di ba? All natural talaga ako. Kaya, ano, mga nutrient dense. Pero yogurt may nakita ako doon. Greek. Hanapin niyo po. Yan ang sabi niya. Pwede po yung Greek. SNR may nakita ako niyan. Si Maribel Delantar, thank you for sharing. Madami akong natututunan sa inyo. Maraming salamat po, Ate Maribel. Si Lani Bourbon, mabuti po at nahabol pa ninyo ang tamang makakabuti sa katawan ninyo, lalo na sa pagkain. Health is wealth, ika nga. Opo, thank you Lord. Sobrang thankful and grateful tayo dahil nga yun, from dying state, pero eto na si Ninang Annie Things nyo ngayon. So thank you Lord talaga, grabe. Napakabuti ng Diyos. God is so merciful. So talagang ano, may mga mabubuti pa tayong purpose, no? Si Lord talaga, grabe. Marami pa tayong assignment. Thank you, Ate Lani Bourbon. Di ba? Kaya nga sabi ko minsan, know our purpose. Hindi lang pang sarili ang purpose natin. Bakit tayo buhay pa? Know our purpose talaga. So si Lord yan, pakiramdaman natin, ha? Pag nilaya natin yan, ang dahilan ng Diyos na binubuhay tayo araw-araw. Pag nilaya natin si Lord, hello po, good PM po, si Elsie Sapunto. Paano po mag-low carb ang may acid reflux po, ma'am? Sige po, si Ate Elsie Sapunto, paki-PM ka po ha. Alam niyo ba si Kuya Gibo, may acid reflux. Ang dali lang pong matanggal niyan. Oo, strict and clean low carb lang. Pero para makapag-start kayo, so PM po kayo para may isesend po ako sa inyo, ha? Geraldine Rodriguez, stroke po kasi ako, hindi na po ako nag-electrolytes. Ano po ang benefits ng Pulbic? Ayun. Oh, stroke po. Dito po ba kayo sa Pinas, Ate Geraldine Rodriguez? Opo. So, ang Pulbic po, yung magnesium and Pulbic. So, hindi lang Pulbic, magnesium and Pulbic pair po siya. Kung nakita nyo kagabi, pinakita ko ulit sa live, yung Pulbic and Magnesium. Tingnan natin dito sa aking bag. Wait lang kung meron ba ako dito ang dala. Ah, eto. Okay, eto. Ayan, yung Pulbic. Ayan, Pulbic and Magnesium. Ayan. So, ito po, talagang... ako yung ano yan, ang dami ko nang inattend ng seminar nito ano, nung araw. More than 10 years ago, nang ako'y napakasipag na mag-explore noon at isa ito sa in-explore ko, umattend ako ng seminar nito at may ari mismo ang nagtotalk sa amin. So, siya ay from Davao at hanggang doon ay nagpunta ko dahil nagpa-rejuvenate pa ako sa kanilang rejuvenation program. So, ito po ay base sa kanya, ito nga ay walang ano, expiration, sabi niya eh. Tapos, ito po ang galing po sa mga may high blood. Okay? Yung mga matataas ang BP. Pero una, the best is mag-strict low carb. Tapos, ito, support ito na sa gabi, bago po kaya, tulad yan, stroke po kayo, ang laking tulong po nito, makakatulong po ito sa inyo. So, sa gabi, bago po matulog, mag-squeeze lang, tigisang squeeze, squeeze sa ilalim ng dila nito, itong dalawa, and then stay for 1 minute, tapos inim na po kayo ng tubig. Mga 3-4 na lagok yon, tapos matulog na po kayo. And then pag gising ninyo, ito din po ang itetake nyo. Same procedure ang gagawin nyo sa umaga pag gising nyo, ha, para ma-prevent daw ang mga stroke na yan, ha, yung mga atake de corazon. Yon ang kanyang kabilin-bilinan. Kaya alam nyo, more than 10 years na ako meron sa bag nito. Ayan, nasa bag ko lang. Hindi man ako regular gumagamit dahil parang okay naman na ang aking health. Meron ako sa bag nito para sa iba. Kung meron ako ma-encounter na dyan sa paligid ko, kahit saan ako makarating, pwede ko itong ma-i-offer sa kanila na pang first aid nila. Yun po yun. Kaya sa mga may hypertension, so maganda po na meron po kayong ganito sa bag. Ha? Anytime, anywhere. Okay po. So ito naman, 1,000 lang ako. Ito o, oh, set na to. Tapos sabi ko kagabi,
may free pa tayo na yung haplas na ganito kalaki yung haplas eh. Ganito kalaki haplas. Bigyan ko pa kayo ng free, ha? Ang galing, galing. Thank you, Lord. So, wala na. Puro sharing na lang talaga ang hangad ni Annie Things para sa inyo. Okay po. Kasi itong pair na to, ito po ay 1,800 pag binili nyo sa retail. 1,800. Since ako po ay maraming mag-appel at nakiusap ako na bigyan ako ng discount, kaya po ito 1,000 lang para sa inyo at yung discount binigay ko na rin po sa inyo. Okay po. So, kaya 1,000 na lang ito. May free pa kayo nung haplas. Okay? Naku naman. At may free pa kayong ball pen. Ball pen ni Annie Things. Yan. So, sa mga may UTI din po, ito napakagaling. Okay? UTI. Ulitin ko ulit, ha. Mga UTI, napakagaling po nito. Opo. So, depende sa severity. Severity, kung ano, mild lang naman. So, kapag kayo nag-order nito at pagdating sa inyo, makakausap niyo po ako, tatawagan niyo ako, ha, para mabigyan ko kayo ng instruction kung paano po itong gagamitin. So, meron naman kasing mild lang, may severe, di ba, ng UTI. So, yun, mag-uusap po tayo kung paano gamitin ito, ha, pag dumating na sa'yo, pag kayo nag-avail. Okay po, yan, ang galing, UTI, panglinis ng kidney, panglinis ng mga organs, para sa mga diabetes, okay din po ito. Yan. Ang dami overall wellness nga eh. More than 10 years ko na po ito na ano, kakampi. Yan, yung mga yan. Ay, nako. Sineshare ko lahat sa inyo ang aking mga ginagamit, mga supplements, etc. Alam nyo dati, pag ako may biyahe, papunta ako na US, Diyos ko, alam mo yung isang hand carry ko, ang laman na lang nun, puro mga herbal na sari-sari, samot-samot, kung kani-kanino galing, kay ganito, seminar ka ganito, attend ako, bilay ko ng mga products niya, kay ganito, ayan, attend din ako, and then bilay ko ng mga products niya, kasi puro herbal ang aking tinitake, ayoko nga po ng synthetic. Although, naka-insulin ako, at ano, doon ako parang nade-depress, no? Insulin at sangkatebang mga oral, yun po ang ayaw ko, at yun po ang pinagdadasal ko na mawala sa akin, yung mga ganong mga meds, at saka yung insulin niya. So, thank you Lord, kaya nga, eto na. Kaya naman ako, ay lagi akong ma-attend ng mga seminar. Pag narinig ko doon, merong seminar ng ganito, herbalist, lahat na yan ay bumibili ako ng kanilang mga major products. And then, kapag ako'y may lakad, Diyos ko, yung isang hand carry na buo na yon ay puro mga herbal lang yon. Herbal lang yon. Pero ngayon, nakakatuwa. Ano na lang ang dala ko? Ito. Ito, nakalagay lang doon sa bag ko. At saka yung Pixie Dust Magnesium at saka yung Megadose Vitamin C. O, di ba? Ang saya. Yun na lang. Huh? So, ano lang tayo talagang maging grateful sa strict and clean low carb at gawin na natin ito ng tama. Aralin, ha? Naku, nandito na po lahat ng biyaya ng Diyos. Good news ni Lord ang strict and clean low carb. Ano po? Si Marie Cernal, ito po ang sinisimulan kong kainin po everyday. Scrambled egg with onion and tomato, eggplant, pepino with tomato. Tapos, meat po, chicken or pork, okay po ba yung ganyan pang foods, Ma'am Antis? Yes po. Yes po. At kung meron kayong listahan na ng food list, doon po kayo sa safe list lang. Aralin nyo yung safe list lang. No to caution and danger muna, ha? Ngayon, kung wala pa po kayo, mag-PM po kayo at ipapadala ko po sa inyo, ha? Yung food list. O kaya, nakapin naman dito sa Anythings. Tingnan nyo sa bungad. Meron din dyan. Plus yung electrolytes, timplada ng electrolytes, meron na rin tayo dyan. Yan. Kung wala naman kayo, ma-PM ha. Si Baby Zoila Tani, good day po Anythings from Bulacan. Baby Zoila, tanong ko lang po, dalawang beses lang po ba ang kain ng low carb? At pwede din po ba uminom ng multivitamins at ascorbic acid everyday? Salamat po, God bless. Yan. Yung kain kasi ng low carber, ay hindi ko masabing 2 meals o 1 meal day. Depende yan. Depende yan kung sa atin, kung napupuno ba natin ng isang kain yung ating fats and protein requirement for the day. Kasi kung hindi, kaya nabisa nagiging 2 meals tayo. Ganon, yung iba naman may 3 meals. Okay? Pero ang baseline ko, ang basis ko na kakain lang tayo kapag nagutom. So, hindi ako nagbibilang ng ilang kain tayo. Pag nagutom, kumain po kayo, ha? Yun. Kung nagutom kayo, isang beses lang sa isang araw dahil nga ang dami yung tinake na kinain na protein na day before, mad na kayo. Kung piling nyo naman, hindi nyo nakain ng isang beses, hindi nyo napunuan yung requirement natin, 2 meals a day kayo, ganun.
So, hindi po dun nakabase sa ano, tatanungin nyo ako na kailangan ba tatlong beses, ganun. Hindi po, hindi po. Kakain lang po tayo kapag nagutom. Greek yogurt. Opo, Rhoda Castro. Tama po. Mayroon po Greek yogurt po sa mga grocery, basta no sugar po. Opo, yun nga. Sabi ko sa SNR, meron ako nakita. Hi, good PM po ate. Kumusta po si Letlet Mejia? Okay naman po tayong lahat. Salamat sa Diyos. Cane vinegar po ni Nang Anitis. Pwede po. Tingnan niyo po sa food list. Parang meron. Parang pwede. Hindi ko matandaan ha. Kasi na-focus na ako doon sa sukang tuba eh. Si Luz Inclino. Hi Ma'am Anitings. Okay lang po ba ang low carb lang without using RDF supplement? Medyo pricey po kasi. Di pa kaya ng budget. Salamat po. Opo naman. Opo naman. Opo. Eh kasi talaga naman kung wala, eh di ano magagawa natin, di ba? Kung hindi naman natin kayang bumili, so pwede naman ano, mag-strict low carb lang po kayo. So strict low carb is talaga namang ano, open and available para sa ating lahat yan eh. Kasi natural food. Talagang kakain lang naman, kakain at kakain tayo. Instead ng high carb, i-low carb na po natin yan. So yun yun. Kaya talagang yung strict and clean low carb, the best yan. At open sa lahat yan. Available sa lahat. Okay? Walang extra pay. Hindi mo kailangan bumili ng supplement para ikaw ay makapag-strict and clean low carb. Okay? At kung may extra naman kayo, I suggest, edi pwede naman mag-pixie dust and magnesium kayo po. Kung may extra naman po kayo. Kailangan din natin ng vitamin C and magnesium. So, yun ang aking choice, yung TRF products. Elma Bravo. Hello po sa inyo. Si Juliet ang ay ganun, pangit pala ang mani sa my sis. Opo, hindi po muna talaga, hindi po muna. At saka ano, narinig ko rin ha, napanood ko yan sa ano ni Dr. Grace Rojatan ha. Okay, sharing lang ulit. Alam niyo yung mani, ang lakas pala maka-Alzheimer's. Oh, ang lakas pala dyan maka-Alzheimer's ha, sa hindi pa nakarinig ng kanyang video. Si Geraldine Rodriguez, salamat po ma'am. Pag may budget po, ma'am, order ako. Ano yun? Lang po kasi ako. Ah, di ko na. D2. DTU. Rosa Leia Santos. Hello po, Ma'am Anitings. Ano po ang gamot sa mataas na creatinine? Naka-low carb na po. 1 year na. Kaso hindi po maiwasan na mag-cheat. No! No, don't say that. Don't say that, ate, ha? Rosa Santos. Hindi maiwasan na mag-cheat. No, hindi po. Hindi po. Kayang-kaya nating hindi mag-cheat. Basta may goal tayo at nag-decide tayo, mindset, tamang mindset, hindi nyo magagawang mag-cheat because cheating is lason. At yan ang sinasabi ko lagi, don't eat lason. So, ano mangyayari pag kumain ng lason? Sige, alam nyo na yun. O, di ba ang lason nakamamatay? So, huwag nyo sinasabi yung salitang cheat. Hindi yan makakabuti sa atin, ha? Cheating is a sin, okay? So, hindi po. So, tulad nyo, ang creatinine nyo ay mataas na. So, mag-triple bantay kayo, no? Lalo kayong mag-stricter pa. Mas strict pa kayo dapat sa akin, okay? So, I suggest din na magpag-guide po kayo muna kahit sa buwan kila Doc Pryor at Kuya Kibo para din mabantayan kayo at mag-guide po kayo kasi special case ang abnormal ang creatinine. So, kahit isang buwan lang po, ha? Yan. Si Amy Absede, order po ako. Sige lang po, PM lang po kayo. Paano po makabili niyan sa inyo? Meron na po ba niyan sa merkado? Alin kaya yon? Atilani Bourbon. Kung ito po yon, may stock po tayo. May bagong dating po tayo mga stock. So, yan. Meron po, ha? So, PM lang po kayo kay Ninang Anitings din nyo. Yes. Oo. Ati Amy Abside. Opo. Ha? PM ka lang po. Good PM, Ninang. Gusto pong bumili. Gusto ko po kayong makausap. Si Menchita Sagid. Opo. Mag-PM ka lang po, Ati Menchita, and then sa PM doon tayo magkukonek, and then pag na-receive nyo yung product, at saka po tayo mag-uusap, ha? Tatawagan nyo po ako. Thank you!
Si Ritz Menicable, good afternoon ma'am. May order na po ako ng pulbi kagabi niya. Nag-send na po ako ng payment through GCash. So, send ko na po sa messenger niyo. Salamat po. Opo, at Ritz, sorry ah, pero ngayon pa lang pagkatapos namin natin ito, itong live, ay pupunta na po ako doon ha. Sasagutin ko na po kayo. Thank you po sa pasensya. Thank you for waiting. Si Andanyo, nag-PM na po ako sa iyo kanina, Tita Anitings. Gusto nyo mag-start ng low carb? Yes po, sige po. Ha? Pasyal ako doon. Check ko yung inyong mga messages. Thank you po sa pagtitiwala. Pwede po ba ang shirataki rice? Sabi ni Amy Abside. Sa akin po kasi ang shirataki rice, kaya kung napapansin nyo, hindi ako kumakain yan. It's because, una, kailangan kong unahin ang aking mga nutrient-dense food. Diba? Yung mga meat na yan na kailangan ng ating ano, body, ng ating health. Diba? So, yan ang aking priority. So, ang shirataki kasi ay hindi naman essential. So, kung unahin ko siya, eh, mabubusog na ako. Yung mga nutrient-dense food ko na kailangan kong kainin at i-consume, eh, paano na? Baka hindi na ako makapuno. So, kasalanan ko sa sarili ko yon. So, since ito naman niya ay hindi essential, eh, that's no for me. No? Hindi talaga sa aking strict and clean low carb. Hindi po. Hindi po. Instead na kumain ako niyan, eh, ibibili ko na lang siya ng nutrient-dense food like pork, beef, chicken, fish, eggs, and seafoods, and konting gulay. Severina Flores, magandang hapon po. Anitings, hello po sa inyo. Andrea Ayala, Miss Anitings. Ano to? Bang cancer liver. Yung bang cancer liver, stage 4, may pag-asa pa, gumaling. Andrea Ayala. Una po ha, ate, hindi po ako doktor. Hindi rin po ako si Lord. Ano? Pero yung sa akin, laging may pag-asa habang nabubuhay at habang umaasa at nagtitiwala po. Ha? May pag-asa po. So, I suggest po yung ganitong case ay magpag-guide na po kina Doc Ray at Kuya Gibo. I-try nyo po doon na mag-message sa kanila. Ay, bakit nga hindi ba? Napakabuti naman ng Diyos at napaka-merciful. What if ikikilusan na natin ng tama ang pag-i-strict low carb plus yung awa ni Lord? Ay, nako, umasa po tayo, ha? Andrea Ayala. Yun po ang aking suggestion. Ay, mag-enroll po muna kina Kuya Gibo and Doc Bri para mag-guide po tayo, mabantayan. 24 hours po, ha? Mary Ann Leong, Tita Ani sa grocery, nakikita ako ng ribeye na slice na piniprito po yun sa coco oil with unsalted butter, yung sa steak, saglit lang po. Ah, opo, yung niluluto namin. Opo, ano lang yung biling ka lang ng biling. And then, yung wellness nun, yung panong luto, no? Kung yun ay, ano to, well done, o kaya eh, yung alanganin luto, ano ba tawag doon? Yun. Nasa inyo na po yun. Nasa inyo na po yun. Eh ako, well done ako lagi. Yun. So, biling lang ng biling, ha? Biling lang ng biling. Naku, ang lakas ko pa naman kumain ng mani, sabi ni Emelia Mempin. Naku, sabi ko sa inyo, ang grabe. Sabi ni Dr. Grace, ang lakas daw maka-Alzheimer's niyan. Hala kayo, hala kayo, hala kayo. Sige, hala kayo. Kain pa mani, mani, mani. Yan. Okay? Pag nalaman na natin na gano'n, hindi na. Ako, hindi na. Kaya, hindi ko na alam ang lasa ng mani. Way back 2 years and 4 months ago. Pwede namang wala eh. Zella Salena, hypothyroidism po ba nagagamot sa low carb? Yan po ang aking narinig na isang kwento ni Dr. Grace Rohotan at ni Doc Bri. So, umasa po tayo, magpa-guide lang po kasi may mga restriction, may mga limitation ng mga food at intake. Yung pong mga ganyang keso, I suggest magpa-guide po muna kayo kahit 1 buwan para mas matuto, matutunan natin ang tama yung para sa ganyang health issue, hypothyroidism. So, message lang po kayo kina Doc Bri at Kuya Gibo ha, kahit 1 buwan lamang. Si Rose Balangay, ano pong button ang pasok sa low carb? Ang, nako, kalimutan ko kung ano yung binibili ni Psychic doon na butter. Pero yung Anchor, pasok din. Pero sa akin kasi hindi ako nakafocus dyan eh, no? Kasi nga, eh, mga ganyan caution sa akin eh. So, si Psychic lang naman, tsaka yung aking anak, yun ang nagaganyan, paminsan-minsan. So, Anchor at tsaka, ano ba yung isa? Hindi ko matandaan, yung parang white gold yung balot niya. Yun. Kung may health issue, wag po muna ha. Wag po muna sa mga butter na ganyan ha. Wag po muna. Pero pag nag-normal na ang ating laboratory, paminsan-minsan, pwede na rin. Diba? Pero habang nagre-reverse, wag po muna. Wag po muna. Go strict muna tayo ha.
Juanita Limcanco. Yan. Aha, good afternoon po. Hi po, Ate Annie Tings. Si ano yan, si Savvy. Oh, sabi na nga eh, ikaw si Sky Savvy again. Kumusta ka na? Thank you. Aha. Ate Annie Tings, pwede po ba ang tofu or toko sa strict LSLC? No, hindi po. Any soya products ay hindi pwede. Kaya pati yung ano, yung toyo, di ba? Hindi pwede. Yan, hindi. Virginia Brusello, hi Miss Anitins, yung bang gardenia na fiber, kasama ba yan sa low carb? No to bread, any kind of bread, any biscuit pati, no po iyan, no, no bread talaga. I agoot, hello Ma'am Anitins, pa shout out po from Jen San. Gustong gusto ko talaga panoorin mga vlogs niyo po, lalo na yung mga luto kayo ng mga low carb na foods. Nakaka-inspire po, salamat po. Hindi lang po ang mga luto, kundi higit ang ating mga sharing na katulad nito, ha? Para mas makadagdag po ng knowledge po ang aking mga pinagdaanan, ang aking journey, ang aking mga experience, kung paano ang ginawa ko. So, yun po ang aking masayang isinishare sa inyo. Kaya, ano kayo, stay tuned every time na meron tayong mga ganitong sharing, ha? Sabi ni Virginia Brusello, at yung may GERD ba pwede sa low carb? Yes na yes na yes. Okay? Matatanggal po yan. Si Kuya Gibo po may GERD. Oh, tingnan niyo si Kuya Gibo. Yung coach sa si Kuya Gibo. Oh, okay na siya. Uh-huh. Sabi ni Juliet Ang, kaya pala hindi ko na alam ang aking ginawa. Kumain ako ng mani. Ewan ko sa'yo, Ate Juliet Ang. Now you know. Di ba? Now you know. Oh. Yan. Sige, kain pa more ng mani. Ang mani, bow. Ang mani ay malakas magpa-Alzheimer's. Okay? So, base yan sa aking napakinggang video from Dr. Grace Rojo Tan. Yan, malakas magpa-Alzheimer's. Ang mani. Kaya, no to mani na lang. Ako? No to mani na lang ako forever. Diba? Pwede namang walang mani. Diyos ko, na nung araw, super paborito ko yan. Pero nang matutunan ko, no na talaga ako dyan forever. Ganun lang kadali. No to mani, ha? Mahirap magka-Alzheimer's, okay? So, hindi lang yon. Ay nako, maraming ano yan, pati mga nuts sa akin, since strict low carb ako, out po muna sa akin yan, ha? Pwede naman akong walang mga nuts. Okay po? Love you all. Si Lucia Acoheda, good afternoon po. God bless po. Salamat po. Mm-hmm. Sheridan, ate, si Ate Ophel, thank you naman. Wow! May nakikita ako dito na long time no hear at long time no see. Nathaniel Acolyador, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Nat-Nat? Ha? Parang bigla kitang na-miss. Kumusta ka na? O niya? Ilan na anak mo? Asamakdo ka pa rin ba? Yun ang huli ko kasing alam sa'yo. At naglo-low carb ka na rin ba? Ikaw ba iyan? Nathaniel Acolyador? Ang kapatid ni... Ano na nga ito? O sige, anak ni Ate Neneng. Ha? Kumusta na kayo, magkakapatid? Yan. Proud to be Catholic. Hello po sa inyo. Meaning Guerra. Hello po, good afternoon. Watching from Batangas. Now, alam ko na, no to manina, Gina Ceniza, yes! Ay, nako, ang sarap-sarap, di ba? Pero no na, okay? Nako, ewan ko ba, yung sinasabi natin dating masarap sa ating panlasa, ang dami ng no, ano, di ba? Ano, kung no, di ba? Para sa health naman natin yun. Oh, si Jean Garcia, sabi nila, Miss Anitings, pampatalino daw ang mali. Sabi nga nila, alam mo ba na dati? Ganyan din ako. Panay ang kain ko, elementary, high school, college, silagang mani, o adobong mani, sabi nila, pampatalino. Naku, Diyos ko, eh, nung pala, eh, since andito na tayo, di ba, sa low carb, eh, yan naman ang natutunan ko ngayon, eh, di, pagtitiwalaan ko yung sinabi ni Dr. Grace Rojo Tan. Wala namang mawawala sa akin kung susundin ko, di ba? O, kaya, no to mani, okay? Nais kang ba ako nun? Pampatalino daw ang mani. Ayan, si Juliet Ang, yes, tita, no to mani na. Very good! Ano? Maging masunurin lang tayo. Josephine Mabailan. Hello po, Ma'am Annie. I'm 61.
Yes, gusto ko po mag-local. Paano mag-umpisa? From Cagayan de Oro City, Josephine Mabaylan. Opo, PM ka po ha. May isi-send po ako sa inyo. Thank you. Sa mga beginners, thank you, thank you, thank you. Dahil nag-decide kayo at interesado na kayong mag-local. Congrats na po agad sa inyo. Sabi ni Ate Ophel, hala, ganun po ba Ate Annie Tinks? No, tumani na talaga. Ayan, ayan pa, isang biktima ng mani. Ate Ophel, oh, ayan, sige kayo, hala. Ang daming nais kami, no? Liberty, Beligon, hello po. Eh, yung buko juice po at gata, okay lang po ba? Eto naman, yung buko juice, no. No na talaga dyan. Alam nyo, eto kwento namin. Nung hindi ko pa alam, araw-araw ang buko sa amin. Merong nag-ano, yung dumadaan na, buko! Buko! Sa harap ng bahay. Nako, talaga naman suki-suki na namin. At kami, every other day, 10 buko. 10 buko. Yung 10 na yun, mauubos namin in 2 days. And then, order na naman si Sidekick. Matik yun, every other day. 10 buko. My God, diba? Pero nung malaman ko na, agad putol. No, strictly no. Okay, so wala na kaming buko. Wala na, 2 years and 4 months na akong walang buko. Hindi ko na alam. Bahala siya. Basta out na sa akin yan. Yung tungkol naman sa gata, yan, okay? Sabi, pasok ang matured coconut. Sabi, di ba? Matured coconut. Ibig sabihin, nyog, okay? Oo, pasok siya. Pero nilalasahan ko, matamis pa rin eh. Di ba? So, ang ginagawa ko, tulad kanina, nagluto ako ng adobong chicken, nilagyan ko ng gata. Yun lang, napakadalang. Pero sa totoo lang, yung sauce doon, hindi ko rin naman kinakain. Hindi. Panlasa lang siya. Yung kung ano rin dumikit na sauce sa kanya, yun lang. Pero hindi ko inihigupan sa baw noon. Okay? Ganun ako. Nalasahan kong matamis kahit pasok. Eh, para sa akin, very limited talaga. Siguro yung once a month, makatikim ako ng menu na may gata. Okay na yun. Okay na yun. Pero hindi dahil komo pasok. At masarap ang ano, ang gata, eh araw-arawin ko na. Yung iba, grabe maglagay sa kape. Kasi sabi nila, pasok naman. So yun, naglalagay sa kape. Hay nako, eh kayo po, di ba? Kayo po. Pero ako, hindi ko gagawin yun. Okay, Nick Fefeder. Aruy, sabi niya, baliktad talaga ang mga turo. Before nung kabataan pa, na ang maniraw pampatalino. Ayan pa, isa, di ba? Ako din po, yan niya, yung alam ko dati, di ba? Pero dito kay Doktora Grace, ay nako, eh nakaka-Alzheimer's pala yan. Katakot, di ba? Ayoko magka-Alzheimer's. Jing Jing, good afternoon po. Order po ako 3 haplas, paano po? PM ka po, Ate Ann, andan nyo, ha? Emi Absede, may allergies po ako. Hindi na ako makakakain ng chicken, beef lang po at pork, fish at vegetable. Kaya lang nagpalab ako. Saan na ba yun? Ba't ba lumulundag pag binabasa ko? Nabawala. Teka. Ayun, nagpalab ako. Mataas ang cholesterol ko. Yung sugar, 7 pa din po. Ayoko na din ng mani. Ang sugar mo is 7 pa. Gano'n ka na ba katagal na naglo-low carb po, Ate Emmy Abside? Kung bago ka lang po, best na araling mabuti ang pag-low carb. And then, bago kayo mag-start. And then, yung sugar yung 7 na yan, don't worry kasi madali lang mag-normal ang sugar. Opo, basta nasunod natin ng tama ang strict at clean na pag-low carb. Madali lang pong mag-normal yan. Pati yung triglycerides, yan po ang i-check nyo. Bantayan nyo yung triglycerides niyo. Kasi ako, after 3 months ng aking ano, from 480 ang triglycerides ko, after mga 3 months, nag-normal na po ang triglycerides ko. At yun daw ang sabi na babantayan natin, sabi ni Dr. Grace at saka ni Dr. Brian Castillo. Kung normal ang ating triglycerides na, ay no worries na tayo sa ating mga cholesterol. Ano po? Yun ang kanilang napulot ko sa kanila, ha? Yun. Kaya, yung 7 ninyo, huwag kayong magmadali, huwag kayong mainip, basta tuloy-tuloy lang pag-i-strict low carb, siguraduhin yung nagagawa nyo ng tama, ha? Baka sa inyo lang, eh, para sa inyo, eh, tama ng lahat, maiinip kayo, di ba ganun? Kung hirap kayo sa simula, eh, pwede naman kayong magpag-guide muna kina Doc Ray at Kuya Gibo. Ano po, para mabantayan at matutunan nyo ng tama, eksakto, ang tamang pag-low carb. Ano po? Nilagang mani, okay ba? Lahat po ng mani, hindi pwede. Ah, mani. Ang mani, bao.
Palagi po naming merienda yung nilagang mani. Sabi po, makarayum, Mary Ann Leong. Nako, i-out na natin yan. Mahirap pagka-Alzheimer's pa. Oo. Pwede po ba ang almond? So, nakalagay naman doon sa safe list si Dr. Grace, pwede ang almond. Pero sa akin pa rin, out pa rin yan kung strict and clean ang ating paglulokarb at meron pa tayong nire-reverse na mga sakit. Hindi po muna. Okay? Pag sinabing muna, pwede naman. In time. Okay? Pag nag-normal na ang mga laboratory natin, pwede na. Ito pa isa, si Malu Gernale. Oo, Ate Malu, paano po mag-umpisa ng low carb? Diabetic po ako. PM ka po ha, may isesend po ako sa inyo. Buko para daw sa UTI daw po. Oo, yan ang sabi nila dati. Kaya ako din, kung lumantak ako ng buko noon, pero hindi naman naalis ang UTI ko. Ang nangyari, tumaas pa sugar ko, di ba? Ay, nako, naman. Ma'am, gusto ko po din mag-low carb. Si Odparly Aryam. Oo, PM ka po ha. PM po sa mga gusto ng mag-low carb ha. Meron po akong isesend sa inyo ng mga simplified videos. Lorraine Flores, musta po Madam Anitings? Ox na ox po ang ninang ninyo. Josephine Mabaylan, hello po Ma'am Ann. Pwede bang mag-low carb na may mga maintenance? 61 na po ako. Yes na yes po. Kaya nga tayo mag-low carb, lalo na gawing strict, para matanggal ang mga maintenance. Okay? Para gumaling tayo. Si Cha Mitch Pharma, need pa rin po ba mag-low carb kahit normal naman lahat? Aking mga laboratories, hindi lang talaga ako mahilig sa mga pagkain sa labas. I don't drink mga sodas lang talaga, water lang ako kahit noon pa. Very good and congrats po sa inyo. Pwede naman po talaga for prevention, di ba? Healthier lifestyle ang low carb. So talagang mas mainam. Best po talaga. O, diba? At mag-e-enjoy naman kayo ang sasarap ng pagkaing low carb. Gusto ko rin po mag-low carb si Gigi Notorio. Hala, sige na po, PM na po kayo. Okay, so ito na muna ha. At bye for now ulit kasi magsasagot pa ako ng mga PM ninyo. So anong oras na? O, 2:30 na pala, no? 2:15. So kailangan ko na pong magsasagot at marami nang naiinip at baka marami na magtampo sa mga nag-message dito sa Ninang Anitings ninyo. So, ang bilin ko uli ay don't eat lason, ha? Don't eat lason, okay? Hindi po makakabuti yan. Ayan ay nakamamatay. So, I consider caution and danger na lason para motivation ko po yan. Baka ako'y mga misinterpret para maliwanag po, ha? Motivation ko po yan, isinishare ko lang sa inyo. Motivation ko yan, na yan ay lason para sa akin. Para hindi ko siya kainin because nakamamatay. So, harinawa po kayo, eh, ganun din. Gawin nyo na rin motivation sa inyo yan. Doon lang tayo sa safe list, ha? Safe. Hanggang doon lang tayo sa safe list. Okay po? So, stay strict low carb, syempre. At, bawal ma-stress. Ang laking factor niyan sa ating pag-low carb, ang stress, ha? Again, i-manage ang stress kasi grabing nakakapag-shoot up ng sugar yan. So, lalong mahirap. At yan ay biglang nakaka-atake di korason ang mga stress na hindi nako-control at hindi na i-manage. So, yun lang muna. So, thank you. God bless. I love you all. Andito lang po ang ninang ninyo. At patuloy lang po kayo sa mga beginners. Ay mag-PM po kayo at patuloy nyo rin po na pakishare po yung ating every video para po sa ating mga friends and relatives po. Naway makatulong po ito sa mga may sakit yung ating mga sharing dito. Thank you po. God bless. Bye!